Hello guys, nandito naman ako. Ngayon, may ipapakita naman ako at saka ituturo sa inyo kung paano baklasin itong ganitong klaseng motor. Sa refrigeration and air conditioning kasi guys, or sa HVAC, maraming klaseng motor, hindi lang 20 piraso na klaseng ngayon. Itong klaseng motor na to, ito yung ituturo ko sa iyo kasi o sa inyo kasi ito lang po yung available ngayon. Ngayon yung malalaman kung paano siya mapaklasin. Okay? Ngita nyo yung dito. Ayan. Ayan guys, ito oh. May apat na ano dito, thread. Yan oh, isa, dalawa, tatlo, apat. Tsaka dito sa kabila, ang ginagamit dito ay ito, Phillips screw. Ang ginagamit lang dito. Dito naman sa kabila, ginagamit dito, kailangan ng adjustable na maliit. Ngayon, paano siya mabaklasin? Dapat, anuhin nyo, gagamit kayo nito, huwag kayo bigla-biglang ipaikotin to kasi baka malustrade. Kailangan maingat ka sa pag-ikot nito kasi nga, pinsan na yung thread nito, ano lang to, hindi masyadong matigas. Kaya dapat, pag kinihit mo to, dahan-dahan lang. Yan. Ito, naka-ready na to, nabuksan ko na to dati, kaya mabilis lang to. Kaya ganunin nyo lang guys, oh. Paikotin nyo lang dito. Dito, kailangan nakatigil dito. Yan. Yan, luwag na. Yan, tornilyo. Diba, nakita nyo yan? Dapat, kapag natanggal nito, ibalik nyo yung bolt. Kasi baka mamising ba? Baka mawala. Kaya kailangan. Para hindi din maghalo-halo guys. Ngayon, dito naman tayo sa kabila. Ngayon guys, bago nyo mabaklas to, kailangan nyo muna siyang tandaan. Kailangan maglagay kayo ng marka dito kasi kapag binalik nyo to, kailangan kung ano yung posisyon niya, dapat ganun pa rin. Ayan o, nilagyan na namin yan ng ano, handa, nakita mo yan. Ginuhita namin, ayan o. Ayan, tsaka ito. Ayan, ito, ito, kita nyo ito guys. Ayan, ayan o. Dapat magkatapat yan pag ibabalik nyo to. Okay? Ngayon, papatayo ko. May ano dito, may rubber yun. Kasi in case na umulan, hindi tatagos yung tubig dito sa ilalim. Kaya may rubber siya. Pero kailangan mo sikwatin to bago mo tanggalin nga pala to. Sikwatin mo muna to, pataas. Yan. Ngayon, tunin mo na. Pero dahan-dahan lang guys ha, kasi baka mapunit. Wala nang kwenta to pag napunit to. Yan, ito na siya oh. Ngayon, ikwatin nyo lang dito. Ganunin nyo lang dito sa gilid oh. Yan. Yan. Kita nyo yan. Ito yung itong group dito. Ito dito yung bearing. Ngayon, hugutin nyo ito. Yan. Kita nyo. Ito guys, ang tawag nito, ito yung tinatawag na rotor. Ito naman ang tawag nito, cooling fan. Kasi nga may kasi ang kaya may cooling fan dito. Kasi yung mainit kasi to guys eh. Ito yung nagpapalamig dito sa body ng fan motor. Okay? Ngayon, kita niya yung loob. Yan. Ang tawag nito, ito yung tinatawag na winding. Okay? Ang sa ilalim, ang tawag nitong dito yung naka, ano, nakita nyo sa ilalim nito. Yan. Yung mga bakal na para nakarehestrihan. Ang tawag niyan, stator. Ito yung stator frame. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano siya
ibalik. Ngayon, kunin nyo lang to. So, kailangan nakatapat sa lalim dun sa bearing. Ayan. Kapila. Ayan, katagatapat na. Kasi talaga siya dun. Ayan. Kasto. Ngayon, ibalik nyo to. Ayan. Diba? Ngayon naman guys, diba sabi ko kanina, kailangan nakatapat yung tanda. So, hanapin natin ngayon yung nilagay natin tanda. Ayan. Ayan, kita niyo yung tanda. Yung marking. Dapat nakatapat na. Tapat na tapat talaga siya guys. Para hindi kayo mawala sa hulog. Ngayon, ibalik natin to. Kung rubber, ito yung protection pag umuulan. Para hindi mapumasok yung tubig sa ilalim. Pahingat nyo na. Ayan. Ngayon, ito naman. Yung thread niya na mahaba. So, susunod nyo lang ito dito. Ayan. Hindi tumapat. Ayan. Ayan. Ibalik nyo lang ito dito. Ayan din dito, gabila. Ngayon guys, ikita nyo siya konti, ganito yun lang. Pigilan nyo dito, tapos dito ikutin nyo yung ano, Phillips screw. Hindi masyadong mahigpit ha, sakto lang. Ayan.